Meron hong patama, guys, itong si Harry Roque sa Congress at lalong-lalo na dito kay House Speaker Martin Romualdez as well as sa ating administrasyon ngayon. Pinatamaan niya, ang sabi ba naman niya, guys, sa isang video, ipapanood ko sa inyo maya-maya lamang, pag hindi daw pumuri sa mga naghahari, makukulong daw kayo. Double standard, no? So basically, parang ganito lang din yung gusto mong sabihin, no? Kung hindi sana naging critics itong si Antonio Trillanes, hindi sana maaaresto dati ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito yung sabi, oh. A critic of Philippine President Rodrigo Duterte have been arrested following a week's long standoff. Yan. Kung hindi naging critic sana itong si Antonio Trillanes, hindi din sana makukulong as well as dito kay former Senator Leyla De Lima. Senator Leyla De Lima arrested in the Philippines. So kung hindi lang sana sila naging critics ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi rin sana sila maaresto. Yun ba yung ibig mong sabihin, Harry Roque? Double standard talaga tong si Butanding, no? So kung hindi sana, kung pinuri lamang sana ni Trillanes at ni De Lima, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi sila maaresto. So yan ho kasi yung ibig sabihin ni Harry Roque. Ngayon nagalit na galit ka dahil naaresto itong si Celis at itong si Lorraine Badoy na talaga namang may kasalanan. Nagpakalap ba naman ng fake news? Kakampihan mo pa? Naluloka ako dito kay ano? Kay Butanding. Anyway, ito yung video, guys. Panood natin sa inyo. Arita, wala tayong malayo. Alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghahari, uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ang ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng paalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Kinakailangan po hayaan natin lahat ng mga ideya na manatili sa malayang merkado na ideya. Bakit? Dahil ang tunay na test para po sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. Huwag po matakot sa kahit anong impormasyon dahil meron naman po talagang sapat na kakayahan ng ating taong bayan para paniwalaan ang isang bagay bilang katotohanan or kasinungalingan. Yan ho yung patama ni former spokesperson Harry Roque dito sa Congress, lalong-lalo na kay House Speaker Martin Romualdez at sa administrasyon ni Pangulong PBBM. Yan ho yung patama ni Harry Roque. So, eto na nga, no, guys, napaka-double standard ni Harry Roque. So, naging critics ni De Lima, naging kritiko itong si De Lima ni Digong, naging kritiko din ni Trillanes itong si Digong. Ano yung nangyari sa kanila? Pinakulong ho. Itong si De Lima, fabricated yung kanyang stories, pinakulong. So ngayon, acquitted na siya, nakalaya na siya, pinayagan na siyang mag-fine ng bail dahil mahina ho yung ebidensya laban sa kaso niya. Dito naman kay ano, kay Antonio Trillanes, dahil nga napaka-kritiko itong si Antonio Trillanes sa usaping drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinatahimik niya. Naging kritiko din ito sa pamamalakad niya sa West Philippine Sea. So ngayon, ito nga yung ibig kong sabihin, no, kung you know what, 'di ba, pumuri si De Lima at itong si Trillanes, hindi sana sila makukulong. That's what you are saying. Ano? Anyway, sa mga hindi ho nakakaalam, ito, kasi magpapasko, guys, sa ano, magpapasko ang dalawang fake news peddler, guys, sa detention ng Congress, which is si Lorraine Badoy at si ano, si Celis. So, go back sa mga nakaraang days, sa mga hindi ho nakakaalam, itong si Ka Eric, naglabas ho ng fake news na itong House Speaker Martin daw natin ay gumasta ng humigit kumulang 1.8 billion for travel expenses. So, lumabas naman po sa balita
According to this news, paglilinaw na 39,000 lamang ho ay 39.6 million lamang guys, you know. His action came after the House Secretary General Reginald Velasco clarified that the entire house only spent 39.6 million in foreign travels. So hindi pa nga guys umabot ng 40 million. So saan nakuha ni Ka Eric itong 1.8 billion? So ngayon na tinatanong siya kung saan ang galing itong 1.8 billion na to, hindi niya naman sinabi. Failed to reveal his source. So, ano yung nangyari sa kanya? Ipa-contempt nyo na lang daw siya. So, yun na nga, kinontempt siya. At saka, di ba, in the first place, guys, naghamon siya. Ito yung hamon niya dati, oh. Panood ko sa inyo. Gusto po naming linawin. Kung nagkamali man ako, granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal, that nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan nyo ako? At kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel ba? Oh, 'di ba? Yan yung hiling niya. Bakit hindi niyo ako kasuhan? Eh, ngayon, hindi ka kinasuhan. Kulong ka pa for 30 days as long as hindi mo nire-reveal yung source mo. 'Di ba? Nakakaloka. Imagine, Harry Roque, ganyan ba yung ganyan ka na ba ngayon? Pinagpapalit mo yung prinsipyo mo. Lawyer ka. Alam mong may kamalian 'yan. Nagpakalap ng fake news, okay lang sa inyo, pinagtatanggol nyo pa? Diba? Well, kasi doon sila sa SMNI nagbubugahan ng apoy guys eh. Doon yung pinaka main platform nila. Yung SMNI, doon sila bumubuga ng mga toxic words. Imagine, pinapaimbestigahan din guys yung paglipat ng corporate ownership kasi wala hong prior approval ng Congress as a required. So, madami pa guys, bukod sa hindi pa din miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, itong kanilang mga news anchor dyan ay nagpakalap ng fake news. Ang dami mga ininumerate ng mga violation nitong SMNI, tapos kakampihan mo, tapos bigla kang magsasabi na kapag hindi daw pumuri sa mga naghari, makukulong. Makukulong kasi merong kamalian. Sino ba namang gagong ipapakulong ka na wala ka namang ginawang mali? Diba? Kakaloka. Pinaglululoko mo kami, Harry Roque, ah. Tapos may bala kang tumakbo sa 2028 or 2025 midterm election. Naku, sa tingin mo, mananalo kayo. Malayo pa, Harry Roque, malayo pa yung laban mo. Pero pinapakita mo ng talunan ka. Ngayon palang talo ka na. Kaloka tong ano na to? Makapagpatama? Anyway, yun lamang ho guys, it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, don't forget to click the subscribe, hit the notification bell guys, like and share for more updates.